Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi. What's up, Legend? Good evening, everyone. Alright, good evening. Ayan! Can you please, my mic is, ang tatawag to? Higher, alright. Hindi ko ba rinig eh. Louder, can you please, my mic is, go to louder, right? Okay, thank you very much. And more reverb. A little bit. You check, mic check. Uh-huh. Check, hey. Like, much better. Good evening, siyempre. Wow. Sino po nasa harapan ko. Sila po yung mga na, siguro po nasa mga harapan. Siyempre. Sila po yung na, nagmamayari ng malaking ari. Actually, malaking na daw mga establishment. Mga sponsor ba kayo? Umpisa natin sana kami. Mga sponsor yan. By the way, thank you so much and you guys, thank you for coming to my concert. Salamat po sa inyong suporta at sa wakas ay nakabalik din po ako rito sa US. Kahit po sa kabila ng mga pandemic na kailang postpone na. Pero sa awa ng Diyos, nandito pa rin kayo. Hindi kayo. Thank you so much. At syempre, salamat po sa inyo. Thank you so much, sir, sa pag-ibita sa amin dito. And then kay Lord, thank you, Lord. Okay. Itong awitin kong susunod na awitin ay ito po kinanta ko sa Amerikas Kertanen. This is my last song. Joke lang po, di ba naman? Ito naman, parang masulit naman yung binaya. Sino yung mga Bisaya dito? Sino pa? Sino pa mga Bisaya dito? Sami! Taga saan kayo? Sami! Nakabalik na po ba kayo? Di ba? Hindi pa. Di ba ano? 2 years na, 2 years na tayo ng COVID dito. Di ba rin?
At syempre bilang isang Pilipino, proud to be Pinoy kasi syempre. Hindi ko akalain na makakain ko sa Eden. Hindi ako makakalain na makakain makamabit ko sa Eden. Kadar na. At syempre, proud ako dahil syempre kahit na in fourth place lang po ako sa Amerika's Got Talent. At syempre, nakatungtungin po ako sa Amerika's Got Talent. Isa na kong malaking takbo sa akin. Okay, sana makabuto ako sa Pilipinas. Kaso, ang show po kasi namin na nasa 17 shows po kami. So, and tomorrow po, kahit ako kami this morning, mamaya po yun, no? Pag-uran pa na to. Gusto mo yan? Sige, pagpatuloy mo, wow, I love it po, boy. Okay. Ito pong next song ko ay medyo magaling po ako dito sa pagkanta ito pero hindi mo po maintindihan kung ano sabihin ito. Despacito. Ito po ay nagulat din po kasi ako. Nung ginawa kami sa Spain, hindi ko akalain na principal ng Spain yun. Pinakanta niya sa akin Despacito. Sabi ko, do you know what the meaning is? No? Yeah! Okay, para ko sa inyo. Using my soul. Ang ganda na ano? Pero pag nangyay mo. Despacito, quiero respirar tu pelo despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te cuentes si no estás conmigo, despacito.
Thank you.
is ako ang kanta, kundi meron po ang kasamang kumanta po din dito. So this time, tatawagan ko po ang pinakamagaling at phenomenal na singer. Walang iba, kundi si Miss Jam Morales. Tatawagan ko. Hi, Miss Jam. How are you? Oh my God, thank you so much. I appreciate that, yo. Ang dugo ko kasi ilaw ko. Si Miss Jam, ay ganyan ko lang po siya makaduwi. Yes. Thank you so much for pagpunta mo dito. Galing talaga. Okay. Ano ba? Okay. Ano ba gusto mo tayo natin? Ah, okay. So, ang lahat na nakita ko, okay lang tayo. Okay. Sige. Sige naman. Is that a song? Thank you.
Do you want more? Yes! No! Alright. Alright, natapusin yung katay ko. But before anything else, nais ko naman pasalamat kay Sir Don and Miss Emma ang renew medical. Thank you so much, ma'am, sir. It's an honor to be a turukan yung kahapon na sa pangkay. But thank you so much sa inyo lahat, okay? Ano gusto niyo matay? Prayer! Bisaya na prayer? Nahirapan naman kayo huwag English, pag bisaya pa na prayer. Version yung bisaya na prayer. Binisaya ko lang. Okay, para po sa inyo ang the prayer. Ito pong awiting ito ay talaga namang tumatak sa isip sa mga tao. Saan po ako nakilala? Yeah! Yung unang audition ko ng Pilipinas Got Talent ay narito ako at ito po yung pinanalo ko. Alam niyo ang matatak ko, napakaraming kwento sa buhay. Kasi, nung semifinal ng Pilipinas Got Talent, sila po ang namili nung unang kanta at yung pangalawang kanta, sila po mismo ang namili. Nung grand final na po, sila pa rin po ang gustong mamili ng kanta. Di ba? Alam na. Sabi ko, baka pwede namang ako ng mamili. Sabi, sige, pagbibigyan ka namin. Ano pong gusto kong kanta? Gusto pa kanta sa akin yung matataas niya. No, ni Direction ni Bilas, kasi lahat. Kasi puro ako pang babae, kinanta ko lang eh. Alala niyo? Ako yung alala niyo. Tapos, sabi ko ay, baka pwede kantahin ko yung The Prayer. Sabi niya, kaya ba yun? Lebe tabi, lebe. Watch me. Okay, so inareglo po yun. Kaya po, sabi ko sa sarili ko, no matter what happen, manalo man o matalo, ang importante sa akin, makita ko yung family ko. At that taon, that time, nasa harap ang puso ko. Napakaswerte ko, napakapalag yung araw na yun. Sabi ko, Lord, thank you so much for everything. Kasi sa lahat ng pagsubok, salamat po at natin yung family ko. 6-2 years old ako, hindi ko nakita yung family ko. Pero ngayon po, nung after ng pagkapanalo ko sa Pilipinas Got Talent, nagkita-kita kami na nagsisiha, nag-away pa. Pero sinabi ko, huwag mo nang balikan yung mga nakaraan. Past is past. Nangyari na yan. Kaya ako nandito ngayon, dahil nangyari yan. Correct. Kung hindi ako naging palaboy at kung hindi ako iniwan ng family ko, nandito ba ako? Ibig sabihin, merong paraan at may dahilan lahat. At syempre, dahil sa inyo, sa suporta ninyo, dahil kung bakit ako nanalo sa Pilipinas, dahil po sa suporta. Thank you.
Charm.